advantage at disadvantage. Ngayon, dumako tayo sa ano yung mga iba't ibang uri ng hydroponic setup. At dahil walang soil, walang lupa, ano yung mga alternatibo natin sa lupa? Anong media ang gagamitin natin? Sige, doon tayo magsimula, anong media? Kasi yung sa setup natin, sa hydroponic setup, eh makaka-apekto din kung anong media yung gagamitin natin. Ang una-una, yung basic, yung lagi kong ginagamit, ito yung cocopit. Yung bunot ng nyog. Yan. Anong advantage ito? Kasi napakataas ng retention ng tubig dito. Mabilis siya mag-absorb. At ginagamit to na panghalo sa ibang media din. Hydroponic media rin. Siya nga pala, yung hydroponic media na ginagamit natin, lahat ito ay neutral yung pH nito. Ibig sabihin, hindi makakapekto sa pH ng nutrient solution mo. Kasi pag hindi neutral yung ginamit mo, maapektuhan, pwedeng maging acidic, pwedeng maging base yung nutrient solution mo, at may problema ka kapag hindi na sumakto sa range ng halaman kung saan siya pwedeng lumaki. Diba? Ano pa? Ito yung cocopit. Usually ito yung ginagamit sa Pilipinas. Ginagamit na rin sa ibang bansa to. Diba? Pero you need to sterilize yung nyog mo. Yung cocopit mo. Bakit? Kasi pwede ka mag-introduce ng mga fungi, mga bacteria. Sabi nga, kaya ka nga nag-hydroponic para less yung mga pathogen, di ba? Tapos hindi mo i-sterilize. Di parang ganun din. Kana naglupa ka na lang. Siya nga pala, yung cocopit, yan yung pinakamura. Kaya, pag sa probinsya, 5 piso, 1 kilo lang yan. Sa 1 kilo, marami ka na magagamit. Pangalawa, yung Hydroton, ito yung expanded clay, di ba? Parang ginawa siyang volcanic rock. Kaya nga magaan siya, lumulutang siya. Ito yung medyo bilog, yung iba kulay itim, yung iba kulay pula. Depende kung saan ka bibili. Neutral din ang pH nito, kaya pwedeng gamitin to. At ginagamit to sa mga iba't ibang setup din. Diba? Ang disadvantage ito, presyo. Mahal to. Mahal. Ito yung isa sa pinakamahal na nagamit ko din. Advantage, maganda na nag-hold talaga to ng roots ng halaman. Ang disadvantage, hindi siya ganung, yung retention niya ng tubig ay hindi ganung karami. Pero dahil maraming air sa paligid nito. Siya retention ng oxygen. At maganda 'yun sa ugat. Diba? Ang pangatlo na nagamit ko yung perlite. Pag tinignan mo yung bato rin yun, expanded din yun na bato, hindi nga lang to renewable. Diba? Yung disadvantage nun. Pero mabilis siyang mawala yung tubig. Kaya maganda nga na meron tong kasama na iba na media na may retention. Tapos, disadvantage, mahal. Buti pa yung mga media mahal. Yung iba, hindi mahal. Yan, mahal to. Magaan to. Ano ba, yung
plateau, volcanic rock. Pinumulutang ito, magaan. Iba lumulutang, iba hindi. Pero pumice din yun. Ito yung medyo mura. Kalimitang gumagamit nito ay yung sa aquaponic. Aquaponic ginagamit to. Kasi mas mura nga to eh. Ako gumamit na rin ako dyan. Mas mura siya. Mabilis nga lang siya uminit. Mabilis uminit to. Ikumpara sa ibang media. Hydroponic media na ginagamit. Yung ginagamit lagi, dito sa probinsya, ang ginagamit dito yung sand, yung buhangin. Technically, ang buhangin ay hindi siya soil. Yung gravel, yung graba, mga bato-bato na yan, ginagamit yan. Depende kung anong halaman na gagamitin mo, ay tatanim mo. Yun yun. Tapos, ito yung mga mura, pero sterilize mo rin muna. Ito nito, ang disadvantage ito ay medyo, medyo may presyo siya. At yung iba ginagamit lang to for germination, pero sa ganito ngayon, sa lettuce, sabi nga para iwas ng shock, ginagamit nila hanggang sa pagtatanim na. Hindi pag naano nga lang, hindi mo na marireuse kasi nasira na to. Diba? Ang huli na popular, lalo sa ibang bansa, pero sa Pilipinas, hindi dito ganun kapopular kasi mahal to. Ito yung rock wool. Yung horticulture rock wool, kasi meron din ginagamit para sa soundproofing. Pero ito, yung horticulture, rock wool, ito yung ginagamit sa hydroponic tsaka aquaponic. Disadvantage ito, hindi ito reusable at ito'y hindi renewable resources din. Tapos, ito'y mahal. Kagandahan lang nito, nag-absorb to ng tubig, may taas ang retention nito, para siyang sponge, para siyang foam. Kaya ito'y ginagamit ng iba. Okay, yun lang yung mga media na gagamitin natin sa hydroponic. At kayo na yung bahalang mamili kung anong media yung gagamitin nyo. Depende sa setup. Tumungo naman tayo, ano ba yung mga hydroponic setup? Kasi kanina ka pa sabi ng hydroponic setup system, yung popular na ginagamit sa ibang bansa, ito yung deep water culture, o DWC na sinasabi nila. Ito yung, kung makita nyo, aquarium, ganong klase siya. May aerator siya. Kailangan mo ng power dito, aerator. Bakit kailangan mo ng aerator? Kasi ang halaman ay kailangan din ng oxygen sa roots para mabuhay ito. Pag stagnant na yung tubig at wala ng aerator, ang mangyayari, mabubulok yung roots nito, yung ugat nito, at yun yung magiging dahilan para mamatay ito. Kaya yung iba, itong deep water culture ang ginagamit, pero dagdag kasi sa kuryente, pero sa mga malakihan na mga hydroponic setup, ito yung ginagamit nila para masiguro nila na malusog yung halaman. Sa experience ko, kasi nag-deep water culture din ako, gamit yung gantong box at saka yung aking aquarium, mas mabilis yung paglago niya kaysa yung gantong hindi ginagamit ng aerator. Mas mabilis siyang lumaki. Kasi nga, oxygenated yung tubig, kaya mabilis yung paglaki ng halaman, mabilis yung pagdami ng kanyang ugat.
Yun yung dahilan kung bakit masabilis yung paglaki nito. Ang disadvantage lang nito, technically, ay kapag nawala ng kuryente, nag-brown out, o nasira ng yung ano mo ng matagal na panahon, disadvantage ito kasi gumagamit ka ng energy, ng power, additional cost yun. Nasa yun na yun, kung tingin mo yung additional cost na ibabayad mo sa kuryente, eh magkukompensate doon sa bilis ng paglaki ng halaman mo. At ikaw na yung ano nun, mamimili doon. Okay. Ang pangalawa, yung ebb and flow, yung flood and drain. Ito yung ginagamit kalimitan ng mga sa aquaponic at mga nag-hydroponic na ang tinatanim ay yung mga malalaking klase ng halaman. Ang sistema nito, lalagyan to ng maraming tubig, tapos after a few minutes, i-drain to, ibabalik ulit sa tangke. Ang principle behind this, hindi daw maganda sa halaman yung laging basa, nakababad yung ugat. Kasi malulunod to. Sabi nga, may continuous supply ka ng nutrient, tapos pag bumaba yung tubig, yun naman yung panahon ng pagkuha naman ng oxygen ng ugat. Yun. Yun yung principle behind that. Disadvantage ito, katulad din ng DWC o deep water culture, kailangan mo ng energy kasi kailangan mo ng pump. Kailangan mo ng timer. Para kung regulated yung kailan yung kailan mo lalagyan to ng tubig at kailan to mag-drain. Yung klase ng pagtataniman mo eh magiging kukustomize mo para pwede kang mag-drain at pwede kang mag-flood. Ang advantage lang nito, mas mabilis lumaki talaga yung halaman. Tapos yung pangatlo, ito yung NFT o yung nutrient film technique. Ibig sabihin, yung sistema mo rito sa nutrient film technique, yung setup mo, eh yung meron kang gagamitin na tubo, tapos papadaluhin mo dito yung tubig. Doon lang dumadalo yung tubig. Tapos mapupuntahan yung ugat ng halaman mo, di ba? At dire-diretso yun. Dahil umiikot to, meron kang pump, yung upper part ng ugat ng halaman mo ay hindi nakababad sa tubig, yung nasa baba lang yung nakababad. Ibig sabihin, may part ng ugat na nutrient lang ang kinukuha, continuous na nakakuha siya ng nutrient, at merong part ng ugat na oxygen yung kinukuha. Kaya mas mabilis din lumaki. Sinubukan ko na rin to. Ang problema lang dito, disadvantage ito, mahal ang pag-setup nito. Pag bumili ka, mahal to, pero susunod, tuturo natin yung DIY, do it yourself. Mas mura yun kaysa bumili ka na nakasetup na. Yun talaga, pag naghahanap ka ng magandang setup, maghahanap ka rin ng paraan para makamura sa setup mo. Yun. Mahal yung tubo, yung setup mo ng frame mo mahal, tapos
pump mo, bibili ka ng pump, dapat mas malakas yung pump mo, kasi medyo mataas yung setup mo, medyo mas malakas na motor na pump yung bibilihin mo. Yun yung disadvantage nyo, pero advantage niya, mabilis lumaki talaga. Naunahan pa yung mga katatanim pa lang, ginawa ko sa Manila noon, katatanim pa lang noon, kakatransplant pa lang, yung mga nauna na ng ilang isang linggo, naunahan pa niya. Yung Dutch bucket naman, ito yung nakalagay sa timba, o may binibili talaga na pang yung bait o bucket na sinasabi nila, pero mahal yun, pwede ka naman magtimba. Tapos meron kang strainer. Kailangan mo ng strainer kasi para hindi magbara. Pag nag-ano, kasi ano to eh, circulating to. Tapos ang gamit mong media dito ay yung perlite. Medyo mahal. Isang, para siyang drip system. Ibig sabihin, yung pagpasok ng nutrient solution ay nakatutok agad sa ugat. Para mas absorb kagad yung nutrient. Tapos didiretso yan sa tubo, pababa. Yung tubo naman, didiretso sa tangke mo. Ginagamit dito, ang tinatanim dito ay yung mga malalaki na rin na halaman. Kalimitan dito ay kamatis. Sa ibang bansa, ito yung ginagamit. Sa kamatis talaga. Tsaka yung iba pang malalaking mga halaman. Ito yung setup na ginagamit nila. Ang disadvantage, mahal ang media mo. Mahal ang setup mo pag bait o bucket ang binili mo. Pero kung gagawa ka lang, DIY lang, mas mura. Tsaka mga tubo. Tapos, ang medyo mahal lang doon ay yung pump. Kasi kailangan mo rin ng malakas na pump. Depende kung gano'ng kataas yung setup mo. Usually, ang Dutch bucket ay mababa lang naman ang setup. Pero kailangan mo ng medyo malakas na matibay na pump, heavy duty. May mga experiment nga dyan na hindi dire-diretso yung pinapatakbo yung pump. May experiment din dahil na walang pump, kasi hindi pa nakakabili ng pump, nagdidilig, dinidiligan yung halaman, tapos they're circulating naman to, may tubo, every 2 hours, nagdidilig siya, dinidiligan niya, para hindi matuyo yung ugat. Yun. Effective din to, mabilis lumaki. Tapos yung huling-huli, hindi pa pala huli, yung isa sa huli, ito yung sinaunang klase rin ng pagtatanim. Ito yung aggregate system. Ang gamit dito ay buhangin at kokopit. Pinaghalo. Didiligan mo to. Pwede ka rin mag-drip hose o sa drip irrigation na klase. Pwede rin dilig ng mano-mano. Mabilis din naman ito. Kaya nga lang, ang disadvantage ito, medyo pag hindi maayos ang setup mo, malakas sa nutrient solution. Ang huling-huli ay itong yung sinasabi lang snap hydroponic at yung Kratky hydroponic. Ang advantage nito, mura. Pwede ka mag-DIY na iba kung wala kang gantong styrofoam box. Pwede kang pwede mong gamitin yung mga galon. Pwede mong gamitin yung lagayan ng ice cream. Any container na pwedeng paglagyan ng tubig na hindi tutulo. Tapos lalagay mo lang sa ibabaw yung halaman. Pwede yun. Ang advantage ito pala, isa pa ay mura. Pwede kang gumamit ng kahit ano nasa paligid mo.
Mabilis din naman lumaki. Ang disadvantage nito, dahil mura yung mga gamit mo, yung root rats na sinasabi natin, yung nabubulok, yung ugat. Kasi, hindi nag-circulate yung system mo, stagnant lang siya, nagkukulang yung oxygen. Diba? Yung para siyang deep water culture na walang aerator. Pero kung maganda naman yung pagkakasetup mo, bihira lang mangyayari yung root rats. Yung iba nga nagagawa ng nagtatanim ng mga talong, yung cucumber, yung bakwan, kamatis, sile, sa gantong setup. Pwede naman, pero dapat tinitignan mo nang tinitignan lagi yung nutrient solution mo. Kasi pag hindi mo ito minomonitor, doon nabubulok yung mga ugat. Hindi gaya ng mga green leafy vegetable, 1 month lang yan, o less than a month, ano mo na siya, pwede mo na siyang i-harvest, kaya bihira lang sila tamaan ng ganun. Pero pag mainit na mainit, technically pag mainit, doon mabilis mawala ng oxygen ng tubig. Kaya pag sobrang init, tignan mo rin kung okay pa ba yung mga halaman mo. Disadvantage, mahihirapan ka kapag malalaking halaman yung itatanim mo. Pero meron pa rin nagtatanim, maayos pa rin daw, pero hindi nagtatagal. Hindi gaya ng ginagawa nila sa Dutch bucket, sa flood and drain, tumatagal yung halaman. At lumalaki ng gusto, malaki. Malaki talaga yung halaman. Ito, namumunga rin, pero hindi ganun kalaki yung mga bunga. Yun yung disadvantage nun. Pero technically, ang advantages, kapag green leafy vegetable lang yung tatanim mo, lamang na lamang ka dito. Lalo na sa mga city, bayan-bayan, na konti lang yung lupa ninyo, yung space ninyo, pwede mong gawin to, gamitin mo. At makakakain ka na ng mga gulay na sigurado ka na fresh at hindi inisprayan ng anumang pesticide. Okay. Siguro, yan muna yung pag-uusapan natin. Sa susunod, pag-uusapan natin yung mas malalim pa tungkol sa hydroponic. Basic lang kasi to. Ano yung mga pwede natin gawin? Ang alternative. At kung meron kayong mga suggestion, reaction, huwag kayong mahihiyang mag-comment sa ating comment section. At pakisabi para ma-improve natin lahat. At kung meron kayong mas mga ideya na mas maganda, pwede natin gawin yun. At malaman ng mga tao na may ganun, pwede palang gawin yung mga ganun. Mag-ano lang tayo, exchange of ideas lang tayo, bigayan tayo ng mga pananaw para mas madali tayong makapagtanim at makapagpatubo ng mga halaman. At kung nakita nyo itong informative, huwag nyo kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe kayo sa aming channel Pobre Magsasaka para patuloy ninyong masubaybayan yung mga topic natin. Hindi lamang to sa hydroponic kundi sa container gardening, organic farming at permaculture. Okay? Sa muli, maraming salamat sa panonood at ako po si Jeff at welcome sa Pobre Magsasaka at salamat sa inyo lahat.